Makapingil hininga ang naging pagsabak ng unang grupo ng mga riders sa Manibela Challenge. Nitong Webes May 30, baksyong nasubok ang riding skills ng mga miyembro mula sa Team Triumph at Motor Glide X Triumph Team. Well, the first day of the Manibela Challenge, talaga napaka-exciting, no? Medyo nakita natin na pinilit ang mga riders na i-apply lahat ng mga riding skills nila. So, syempre, it's an off-road scenario. Talagang maraming may mga nabubuhal, maraming may slide. Pero, of course, at the end of the day, lahat masaya, lahat nakakompete, lahat nag-enjoy, and lahat ay safe. Yun ang pinaka-importante. Bukod sa 33 obstacle course na kailangang pagdaanan, dagdag na hamon para sa mga rider ang panahon, lalo't simula na ngayon ng rainy season. Talagang hinahamon yung riders doon sa skills nila. And the good thing about it is, yung mga riders natin are ready for that challenge. Actually, first time kong mag-ride sa ganitong klaseng event. So, para sa akin, super challenging talaga siya. Kasi nag-practice ako dito, tuyo. Pero dahil ngayon, basa. So, yung na-practice natin ng tuyo, medyo mas mahirap ngayon. Mas talagang technical talaga siya. We're very satisfied naman with the performance of the entire team. Despite yung condition ng track kanina, kasi nga medyo sobrang maputik, madulas. Malaking time din yung dinadagdag every time madudrop yung bike. Syempre takes toll din dun sa pagod ng rider, bawat buhat nila. Pero despite the condition of the track nga, due to rain and mud, I can say naman na they've given it their all. Maganda naman din yung naging time nila. And happy kami kasi walang injuries. A bit challenging despite of the weather. And luckily, we are blessed. And hindi na po siya umulan ngayon. So on the later part this afternoon, medyo compacted na siya. Although, ingat pa rin po kami kasi sobrang dulas po doon sa area yon, lalo na after ng water crossing. And sa mga technical issues din po, na-encounter namin yung challenge sa motor. Pudpud na po yung rear brakes and yung clutch po niya ay malapit na bumigay. But despite of that, we were able to execute in a safety manner. Ayon kay Jester, team leader ng Team Triumph, inaasahan na ng kanilang team ang pagbuhos ng ulan at handa sila sa ganitong riding condition. Subalit pumabor o manong panahon sa pangalawang grupo na tumakbo sa obstacle course. Isa sa mahigpit na makakalaban siguro namin, itong kasabay namin ngayong araw, si Motor Clyde X Triumph Team. So, given their skills, experience, knowledge nila on handling the bike, and plus kilala nila yung bike na gagamitin, so malaking advantage yun. And yung condition ngayon ng track, compared to sa takbo namin kanina, ibang-iba na kasi tuyo na dito. So, I'm expecting na mas maganda yung time na i-register ng Motor Clyde X Triumph compared to our team. So, isa yun na isang team to na tinitignan namin. Pero I'm sure all the other teams naman are also very well equipped, experienced. Para naman sa team leader ng Motor Clyde X Triumph, kahit na nag-uumpisa pa lang ang kompetisyon, panalo na ang lahat ng kasali sa charity event na ito. Ang sa amin po is not about winning, it's how you enjoy and support the community. Katulad po sa inyong adhikain na makapag-support po sa charity, doon pa lang po panalo po tayong lahat kasi nagkakaisa po tayo. Sumabak din sa Manibela Challenge ang isang dayuhan na si Woo Kyung Soon. To translate what he said earlier, the Manibela Challenge, this is he was able to attend and compete with the same course, the same type of event abroad in different countries, and he is happy with how the course was designed. It's an international standards, he mentions. Git po sa lahat. Gusto po namin magpasalamat sa organizing committee sa Manibela at kay Sir Daniel. At napakaganda po ng ginawa ninyo. And it's a good challenge. It's a good competition. Abangan naman ang pagsagupa ng Discar Team sa obstacle course ng KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan ngayong Linggo, June 2. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.